Hey guys, this is Jen and welcome! So for today's video, pag-usapan natin yung mga tips and tricks when it comes to traveling to Singapore. So I've been to Singapore for a couple of times na yung iba kong punta is like for transit, yung iba like less than 24 hours, yung iba naman like nag-stay lang kami but we were on a ship. So this time, this recent stay that I did, medyo matagal-tagal kami. Number one, before going to Singapore, of course, mag-book kayo ng maaga. Supposed to be like mag-book sana kami like 2 days before kasi biglaan talaga yung trip namin. Buti na lang na-cancel siya kasi yung flight was already about 20 to 25,000 pesos. So, nung naurong yung trip namin, nag-book ako like 2 months ahead na yata yun. So, naka-discarte pa ako ng around almost 11K na pamasahe. Back and forth na yon with luggages. So, nag-book ako sa Jetstar. Pero halos similar din naman yung mga prices nila sa Sepang. And, yon. Tip number 2 is kapag bibili kayo ng SIM card, huwag kayong bibili doon sa pinakaunang counter nyo na makikita paglabas nyo ng arrival sa airport. So what I did is nag-book muna ako sa Klook or like bumili muna ako sa Klook online ng SIM. Sobrang mura lang nun, like ano lang, mga $15, less than 15 Singapore dollars compared pag bibili ka sa paglabas mo ng arrivals agad, more or less para mga $30 na yung babayaran mo. So, lagi mo munang tignan yung mga deals sa Klook. And may mga ibang vloggers, pwede ka makahingi sa kanila ng like, discount code. Pero this one, I didn't have to use the discount code. So, directly sa Klook na mura-mura ko lang siya nakuha. With calls and texts na yon, and I think parang 30 gig na yon for a month na yung validity ng SIM card. Next tip is, especially sa bus, for example, wala pa kayo nung MRT card nyo na parang may tourist kasi na pass eh. But this one, since wala pa kaming tourist pass, gumamit muna ako ng credit card. So, always don't forget to tap in and tap out. Yan lang naman yung tingin, I feel na observe ko. Kasi pag hindi ka talaga tap out, magiging maximum yung madededuct sa'yo. I'm not sure, pero basta. Siniguro ko. Kasi like, nung chinek ko siya, yung mga nabawas sa akin. Parang yung mga times na hindi ako nakapag-tap out, sobrang mahal. Pero kapag nakapag-tap out ako, mura lang yung na-deduct niya. I don't know, for some reason, this can be correct or no. So, comment down below kung tama or hindi. So, yun lang muna yung bibigay kong tips for today's video. This, we will also have a part 2 kasi marami akong masishare pa sa inyo na tips. So, that's all. Thanks for watching and I hope to see you in the next one. Bye!